Hello, 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 and good morning mga kainday! Kamusta naman ang buhay-buhay nyo dyan? So, eto na naman tayo. Anong oras na? Alas 10 na naman. At syempre, magkukuking na naman si Inday for lunch. So, our menu for today is... Dahil Friday ngayon, Friday ba ngayon, man? Friday ngayon, magluluto tayo ng... Ano bang usually niluluto pag Friday, mga kainday? Sa inyo, anong menu nyo? Dahil sa amin ay ginisang munggo. At syempre, iluluto natin siya sa uling. Ayan, kumukulo na siya para makatipid tayo sa uling tayo magluto. At dahil matagal palambutin yan, so kailangan natin gumamit ng uling, guys. So eto na yan, para mas maging healthy ang ating munggo, lalagyan natin siya ng ano ba to? Mahal, ano nga to? Hala, nabablanko ako. Siyempre, meron tayong baboy. Kung may pang healthy na gulay, meron dito tayong baboy na pang high blood. Ano nga to, mahal? Na nawawalang... Alugbate. Ayun. At syempre, meron tayong bawang, sibuyas, at kamatis. Diba? Bawi pang healthy doon sa baboy. So, konti lang yung baboy natin. Nag-separate lang tayo dun sa pinangsigang natin kahapon. So, para tipid, diba? Ang mahal-mahal lang ng baboy ngayon. So, ayan, habang nag-aalmusal, kasama ang mahal mo sa isang tasang kape, share lang. Share lang para tipid na din. At syempre, pandesal na may palamang. Ang anti naman peanut butter, tapos butas pa yung tinapay. Ano ba ginagawa mo? Itipid mo masyado. Marami tayong peanut dyan! Dahil gumagawa tayo ng peanut, bakit mo tinitipid ang ating peanut palaman? So, available pa rin po ang ating McBean peanut butter. Yummy creamy peanut butter. Pag gusto ko pa naman sa palaman yung marami siyang talagang palaman. Ayoko yung pahid-pahid lang. Gusto ko pa yung tumutulo-tulo sa gilid-gilid eh. Tapos didilaan mo gano'n. Kalami. Ang sarap ng peanut butter namin, guys. Pa. Try nyo. Pang international to. Hindi siya masabaw, hindi siya mamantika. Creamy. Yummy. Parang ako. Charing! So, eto. Isipan ko na namang mag-prepared. Sabi ko na kaibigan ko, prepared. Maluluto ako ngayon ng puto cheese. Walang flavor, plain lang. Kasi yung nakaraan, nung pasyam ni Yam Yam, gumawa ako puto choco flavor. Ayun. So, eto ngayon, ang gagawin natin is yung plain lang. Normal lang puto, walang flavor. Pero may cheese siya. Puto cheese pala siya. Eto yung cheese natin. Ayan. Chihuwain natin yun ng pahaba. So, sa isang cup, so, 1 cup na flour, a-add ka lang ng 1 tablespoon ng baking powder, 1/2 cup ng powdered milk, any brand kung anong bet nyo i-mix, tapos 1/2 cup ng sugar, and then 1 tablespoon ng butter. Ako din nagdagan ko kasi mas gusto ko mas nalalasahan ko yung butter, cheese, you know, alam mo yung flavor na butter, cheese, milk, parang ganun. And then, yung 1 egg, tsaka yung butter, i-mix mo muna, i-separate mo siyang i-mix dito sa bowl. Tapos, uunahin mong mix, syempre yung harina, yung asukal, yung gatas, baking powder, and everything. Ganon, i-mix mo siya dito. So, unti-unti, ayan, kaya naging parang basa-basa na siya kasi na-mix ko na yung egg, tsaka yung butter. So, after nyan, mag-a-add na tayo ng 1 cup of water. Ito na yung ating 1 cup of water. Pero, halahati muna. Tapos, you make halo, hanggang sa maging malapot na siyang mixture. Tapos, pagkatapos nito, guys, na nahalo mo na yung isang 1 cup na tubig, bali, sasalain mo ulit siya. Ililipat mo siya ng ibang lalagyan. Sasalain mo siya. Kasi may buo-buo yan. Hindi mo siya mahalo na talagang pino na walang buo-buo. So, para pumino siya, ililipat mo sa ibang lalagyan. Magagamit ka ng strainer. Doon mo duludurugin yung mga buo-buo. Ayun. And then, pagka okay na siya,
nasala mo na siya. Dapat naka-ready na rin yung Lianera. Ay, Lianera kasi yung gagamitin ko ngayon. Kasi naiwan ko dun sa Caloocan yung aking pamold ng puto. So, pwede naman. Pwede nga rin yung mga microwaveable na ano eh. Kasi tinry ko naman ako. Pwede naman pag in-steam. Carry naman siya. Pag wala kayo available niya Lianera, gamit kayo ng mga microwaveable carry lang. Pero lalagyan muna natin siya ng mantika. Yung sa ilalim lang. Huwag nating lalagyan lahat. Kasi dati nilalagyan ko pati yung gilid-gilid, pati yung ibabaw ng mantika. Hindi ko alam, nakaka-apekto pa rin yun sa pag-alsa ng puto. So, syempre, para matuto tayo, noon-noon na naman. Para ma-perfect mo yung ginagawa mo. At syempre, habang nagluluto ka, hindi ka lang basta nagluluto dahil gusto mo. Sasamahan mo rin ng love. So, ayun. Siyempre, ginagamit ko nga butter para mas malinam namin is dairy cream. Tagal ko nang ginagamit to dairy cream, baka naman pa-recognize naman ako. Kahit sa ano ko, sa ubi halaya, yan ang ginagamit ko. Kahit pang almo-almosal namin. Dairy cream. So, ayan. Medyo. Magkano ba yung malaki? $159. Dapat dyan na siya para mas baka-save siya. Paborito pala ni Genshin yan eh. Oo, sige. Ito na lang sabi. Pinapapak nga niya dito eh. Ay, labas na ba ni Gladys na yun? Saan na diretso yun? Doon sa kanila Benji? Ha? Ah, oo, kasi baka pag doon ma. May stress siya doon. Saka mataas yung kanilang aakyat ha. Ah. Ano ko kanilang gabi, malaki ba eh. Itingnan ko nga kung ay. Niyet. So ayun guys. Tapos pagka okay na yung Lianera, may oil na yung ilalim, ililipat mo na yung mixture. And then bago mo siya isalang, lalagyan mo na siya sa ibabaw ng cheese para sabay silang maluto ng ano, ng puto. Kasi usually pagka manipis lang naman, like 15 minutes, pwede na yan, mabilisan lang. Kasi yung nakaraan, gumawa ako parang pang mold, yung moldahan, pang mold ng cake yung nilagyan ko. Hindi naman siya ganun kakapal. Pero ginawa kong ano, mga 25 minutes. Pero parang nag-dry siya. Pero masarap pa rin naman daw. Parang cake daw. Akala nga nung bisita ko, cake. So, ayun. Tapos, pagkatagay mo na yung cheese, syempre, papainitin mo muna yung, pakukuluin mo muna yung tubig bago mo ilagay itong mixture doon sa steamer. So, ayun nga, wait ka lang after 15 minutes. Tapos yun, pagka para sure kang luto na, gamit ka ng toothpick, itutusok mo dun sa puto, tapos pagkaangat na mo, walang sumamang laman, ibig sabihin nun, cook na siya. And then, pamigin konti, isalin sa ibang lalagyan, ready to eat na. That's all. Very easy lang, guys. Pero, kahit ganun ka-easy, marami ka rin gagawin. Diba? Tsaka ilang mga sukat-sukat ang ililipat-lipat, isasalin-salin, mag-mix-mix mo. Ganun lang, very easy. So, eto yung sinasabi kong buo-buo guys, oh. Ayan o, oh, mga buo-buo. So, kailangan mo salain yan. So, parang pinong-pino ang puto mo. Diba? Pag niluto mo yan ng ganyan lang, para siyang ano, gilid ng bulkan pinatubo. Maraming buo-buo. Ayun. So, haba, medyo mahaba na pala yung video ko. So, next time na lang ulit guys, tuturuan ko kayo. Taray, feeling ko galing-galing magluto, no? Pero natututo lang din naman ako. Kasi pag gusto mo yung ginagawa mo, madali ka matututo. Kahit manood-nood ka lang. Like, ang laki ng pakinabang sa akin ng YouTube. Dari kasi hindi ako marunong magluto. Ang alam ko lang magbantay ng sinaing. Ganun. So, pag gusto mo talaga, gusto mong gawin ng mga bagay-bagay sa buhay, matututunan mo. Basta nasa puso mo ang ginagawa mo. And that's all for today, and I thank you!
Thanks you for watching, guys. Like and subscribe my YouTube channel. Bye.